Sama, bro. Yan, nakita niyo siguro sa thumbnail or sa title ng vlog, no? So, itong bar and weights na nilagay natin. Ewan, daklik. Yan. Nakabit na siya, oh. Ganda, no? Sumakto siya dito sa haba ng side mirror natin. Ito yung ano ko, stock modified side mirrors. Mahaba kasi ito, eh. So, kapag yung stock yung nilagay ko na bar and dito, alanganin. Though pwede ko naman siya ganun, pero mas maganda kasi yung ganyan, naka-flat. Tsaka mas kita ko yung likod, no? Kaya bumili ako ng bar and weights na mahaba. Tsaka mabigat talaga yan. Ngayon, magpapalit ako ng ano, ng bolts nito. Itong bar and weights na to. Papalitan ko yung bolts. Kasi may iksitong bolts na nakalagay dyan ngayon, magkabila. Ang ginamit ko lang na bolt dyan, yung ano, yung pinagtanggalan ko nung lever guard. So maiksi siya compared dun sa original. Yung original kasi na bolts na kasama nito, malaki siya kasi hindi to pang ano talaga, eh. Hindi to pang dito sa Honda, pang Kimco. So malaki yung tornilyo niya, yung bolt niya. Hindi, obra, kaya ngayon bibili ako ng ano, ng kasing size noon para dito. Or kasing haba nung kasama nito na size ng bolt nito pang ano, pang Honda. Ayun. Kapunta ako ngayon dito sa may bolt center sa Balibago. Doon tayo bibili na ano, tornilyo nito. Nabili na rin ako ng mga kailangan ko, mga lock nut. Kailangan ko rin ng mga lock nut, eh. Nabusan na kasi ako doon. Mamaya pag balik natin, kabit natin yung ano, or pakita ko sa inyo yung installation. Dali lang naman yan. Let's go! Alright, ito na yung nabili natin na bolts. Tsaka ayan, bumili din ako ng mga washer para dun sa kabilang side naman, pang spacer natin. Ito yung ano, yung Barents. Ayan, pakita ko na sa inyo. Mowok yung brand. Bili ko ito ng 500 pesos plus sa Shopee. Ito yung pinakamura, kaya ito yung in-order ko. Meron mga iba mahal, eh, mga 700. Pero same shop din. Ito yung kasama niya. Ayan. Allen key. Tapos may kasama siyang bolts. Nahihiwa-hiwalay siya. Ito may spacer na. Ito yung para sa ano, sa throttle. Hindi maiipit yung throttle. Ayan. Ito yung kabilang side. Ayan. Kailangan natin maglagay ng mga spacer na pwedeng washer, pwedeng ano, madiskartehan nyo na lang kung gusto nyo ilagay. Ayan, itong bolts nito, malaki. Ayan, hindi siya mag-fit doon sa pang Honda. Ayan, ganito lang yung size ng pang Honda, eh. Maliit lang. So, ito pang Kimco kasi ito. Ano, Kimco. Pero dahil ito yung pinakamura, ito yung in-order ko. Ayan, didiskartehan ko na lang. Kaya bumili ako ng bolts, yan, para sakto. Ito kasing stock manibela ng ano, ng click pati bit. Yan, meron na siyang ano, yan na siya mismo dito ang tornilyuhan. So hindi na natatanggal, naka-welding yan, eh. Naka-press fit yata to. Yan, meron yung thread. So rekta na yung salpak mo dyan ng bolt. Unlike yung iba na meron pang parang nahihila na ganun, para maipit. Ito naka-press fit na to. Ito yung size nyan. Mas maliit. Ito yung nabili natin, malaki. Hindi siya obra dito. Hindi yan papasok sa thread. May thread na kasi ito, eh. Ito yung binili ko. Mas maiksi lang siya ng konti. Okay lang naman. Itong kabila nito, mas maiksi. Ito yung pang sa original. Maiksi. Pero binili ko, kasing haba na lang. Dalo kasi lalagyan ko naman ng spacer itong kabilan to. Timbangin pala natin, oh, kung ano, yung difference niya sa stock. Stock na bar ends.
Ito yung stock na Barents ng Honda Click. Honda Beat, ganito din. Ibangin natin. Sama natin itong bolts nya. Nasa ano sya? Sa 102 grams. Yung binili natin na ano, Barents ng Mowok. Mowok yung brand nito eh. Sama din natin yung mga bolts. So, 200 grams. Ayan, 200 grams to. Parang nadoble siya, no? Doble yung bigat niya dito sa stock. Itong lever guard naman, ito mabigat to eh. Tingnan natin. Ayan, nasa 300 siya. 300 grams. Dalawang ano, lever guard. Yung sec. Ito yung papalitan natin. Mas mahaba kasi itong ano, kapag inilagay mo na sa motor. Ayan, mas mahaba siya. Mas gusto ko yung pagkakapantay niya sa ano, sa side mirror nito. Mas mahaba eh. Oh. Mas mabaga, mas bagay siya. Ito kasi medyo lagpas pa yung side mirror natin. Ito, mas mahaba. Halos pantay na. Ayan, kaya ito kakabit ko. Ayan, so ito, papalitan na natin nga itong bolts. Tanggalin natin yan. Yan, nabili natin. Mas maliit nga lang, ano. Medyo luwag siya. Pero okay lang yan. Sa sentro man naman yan eh. Pwede natin lagyan ng, ano, washer para sa mentro. Ano. Dito, hindi yata kasha washer dito. Ayan, hindi kasha. Pwede natin lagyan ng washer dito eh. Dito. Para sa mentro siya. Kasi nga ito, maliit. Para pag gano'n natin, naka-sentro, no? Diba? Nice. Ayan, ganyan na lang. Lagyan natin ang washer doon. Ano sa mentro siya pag nilagay natin. Siyempre, lagyan natin yan ng ano, thread locker na ano lang. Yung medium strength. Para pa hindi mo siya basta-basta matatanggal, no? Ano ito, nilagyan ko ng ano sa loob. Washer na sakto dito. Para naka-sentro siya. At isa naman, lagyan din natin. Isa lang. Isang washer dito. Ito na yan eh. 3-piece construction. Ayan, para may pan-centro tayo ng bolt dito sa labas. Tapos ito, lalagyan pa natin ng washer yan. Ang depende na sa ano nyo. Sa discarda nyo. Basta papapantayin ko lang. Tatlong washer ang lalagay ko dito. Tsaka itong ginawa ko na ano, gaano makataas to. Parang tatlong washer din yun eh. Yan, hindi apat. Yan. Apat na washer ang katumbas. So, pitong washer na. No? Depende na yan sa ano. Kung gaano yung gusto nyo kalayo yung gap na sa kabilang side na ano, grips. Naipit kasi yun eh. Ito na lang. 7 na washer. Pwede kong tanggalin yung apat. Nilalagay ko yung DIY ko na ano, washer or spacer. Ito yung spacer dati sa ano eh, throttle ko. Lipat ko na lang dito sa kabilang side. Yan. Thread locker, tapos kakabit na lang natin yan doon sa motor. Papakita ko lang sa inyo pag nakakabit na. Basta ganun yung ano niya, yung pwesto niya. Madilim kasi sa labas eh. Namuulan ngayon eh. Para ilaw doon. Kabit ko na lang. Alright, ito na yung ano natin. Nakabit ko na. Bar and weights. Ayan, sakto lang siya. Hindi naipit yung throttle. Yung logo niya, tinago ko lang siya sa ilalim. Ayan, tinago ko lang siya sa ilalim para hindi makita. No? Kabila, ito. Nagyan ko na ng konting space. Ngayon, meron tayong darating ano, na baren din na mas mahaba dito. Mas nauna kayong order na eh kaysa dito. Kaso parang na-stuck sa China. Well, isang buwan na yun. Ngayon palang madideliver. Ano. Pakita ko rin sa inyo yun. So, isipin ko na lang kung or pili na lang kung wala nyo ikakabit ko rito. Yun, no, ito.
Kasi mas mahaba yun eh. Ito kasi pwedeng ilipat ito kay Honda Beat. Pwedeng ilipat kay Beat. Ang galing ko na rin ito. Pag-isipan ko na lang mamaya. Hintayin ko muna ang dumating. Alright, yun na yung ano natin, no? Dumating na. Yung mas mahaba na barrens. At tanggalin ko muna yon yung kay Click, yung isa, yung kinabit natin. Kasi itong kay Beat, tanggalin ko din. Siguro, ilipat ko yung kay Beat. Ito, nalagay ko kay Click. No? Tanggalin ko muna. Natanggal ko na, no? Pakita ko na sa inyo itong isa, yung nabili natin na, ito yung nauna kong binili eh. Ngayon lang kasi dumating, kaya nagka-double ng order. Eh, ginawa ko na rin kasi pwede ko na may lagay kay Honda Beat eh. Ito pang ano to, YZF. Ito pwede ito sa mga hollow na ano, na handlebars. Yung walang laman sa loob. So ito yung pampasikip niya eh. Yan, no? Nalagay mo yan dyan. Tapos pag hinigpita mo ito. Ito yung maglalak sa kanya. Yan na. Higpit yan eh. Yan, ito yung pwede mong gamitin sa hollow. Ngayon, ang problema natin dito ay dito sa barrend na to. Same din yung size ng ano, kagaya ng sa pangkin ko. Malaki din siya. O, kailangan din natin palitan ng bolt. O, palitan natin yan. Ang isama pa siyang washer oh. Yan, 1, 2, 3 piece construction din. So, matawa yung bolts. Mapapalitan natin ang manipis. Kanyang pang Honda natin. Hindi kasi hollow yung handlebar natin. Meron nga ano siya. May tread na. Ito, mas mahaba siya. Sa isa natin. Ito lang yung kakiklik. Ito, mas mabigat to. Nasa ano to eh? Sa 350 grams, dalawa. Timbangin natin. Ano pala ito? 50 grams pala. Mas mabigat siya ng 50 grams dun sa ano, sa isa nating barrend. Dahil lalagay natin kayo ang daklik to, kunin natin yung mga bolts na lagay natin. Ito natin gagamitin. Ano. Tingnan natin kung aabot kasi mas mahaba nga ito eh, no? Tapos wala siyang kasamang spacer para sa ano, throttle. Ito na lang gagamitin ko. Same lang naman sila ng lalim. Mas malalim pa nga ito ito eh. Tingnan natin, mukhang pares lang ng lalim eh. Pares lang oh. Nanggal ko na yung kasama nito na ano. Washer, may washer to. Ito gagamitin natin. Kunin lang natin itong bolt. Lagyan din natin ito ng ano. Washer dito, pang align ano. Medyo luwag kasi ito eh. Kaya nang ginawa natin ito sa isa. May washer doon. So yung alin. Maiksi na lang. Nagsina na yung labas. Ako mukhang kakapit pa naman yan. Pero siguro palitan ko na mahaba. Yun na lang muna lalagyan ng thread locker para magpapalitan ko na mas mahaba. Sa ako lalagyan. Tapos yung isa din natin. Same spacing din. Yung galing doon sa isa. Ilipat ko lang dito. Ito hindi ko nasama tong washer. Sagyan natin ito ng pang sentro na washer. Ayan. Yun. Oh, pwede ka na ikabit ito, no? Ito sakto lang, no? Mahaba pa siya. Bit ko muna ito.
5mm pala size nito. Itong Allen natin, Allen bolt. Kabit natin 'to. Ito sakto lang haba oh. Yung sa throttle, ma-iksi. Oh, ang ganda to, mahaba. Tago lang natin to. Ang YZF. Ang Yamaha eh. No? Tago lang natin. Ilalim. Yan. Parang hindi kita. Kasi Honda yung motor natin eh. Ito lang medyo maiksi. Pero kabit na rin natin. Pagtaon na lang ito na mas mahaba. Tago din natin yung YCF logo. Yung walang sabit oh. Hindi siya naipit yung throttle. Tamang spacer. Ito yung spacer ng isa nating barren. Nasa 5 feet lang. Ganda na oh. Tama na yung spacing. Ito parang medyo mahaba. Bawasan ko siguro to. Pero ganyan na muna. Ibit na natin yung kaybit. Yung isa ito pwedeng gamitin natin eh. Ito yung para dito sa ano, lever guard. Pero meron ako dito na nakita. May nakita ko na Allen bolts na kasing haba niya. Ito na lang gamitin natin. Kay bit naman natin lalagay. Meron din siya pang sentro. Ito, gumawa ko ng spacer eh. Meron ako dito eh. Extra. Tingnan natin. Ito. Tingnan kung sakto lang. Yan, sabi ko sa inyo, maiksi lang talaga siya. Huwag itong ilalagay. Para ito yung gagamitin. Kailangan na mahaba na. Samantala lang naman to. Abit ko muna to. Wala, ayaw ko magat. Palta natin. Hanap muna ako ng ano. Mahabang bolt. Ayaw ko magat eh. Sa kabila na lang natin testing ito. Madiscarte nyo na lang ito sa spacer na. Yan. Ito agad ito dito. Mas mahaba eh. Mahaba po oh. Tago natin yung kim ko sa ilalim. Yan. Ito na lang, hanapan ko na mas mahaba na bolt. May nakita na akong mahaba kasi hindi Allen. Bukas ko na lang palitan ng Allen. Bibili na ako bukas. Yan, sakto-sakto na yan. Sobra pa yan. Oh, ang laki oh. Bilan lang ako bukas ng mga ba. Nakabit natin to. Sa throttle ni Beat. Okay na. Whew. Okay, beat.
ating sabit. Discarte nyo lang sa mga spacers na. Ayan. Pag-click. Ayan, kay-click. Maganda kay-click na. No? Saktang-sakto. Yung kay-bit maganda rin naman. Ayan. Ayos na. Test ride na lang natin. Yan, si Honda Beat gamit natin ngayon. Ganyan yung tsura nya, maging Honda Beat. Overtake lang tayo. Dili ko yata to. Yan, saktong-sakto lang din siya, oh. Yan, nilipat ko na kay Beat to, eh. Yung isa yung kay Click para mas mahaba. Mas bagay siya kay Beat. Okay din naman to kay Click, pero mas gusto ko yung sa kay Click, eh, mas mahaba. Okay na okay. Saktong-sakto yung haba nya. Alas pantay lang, ha. Ayan, ha. Tama. Solid. Maganda pala yung ganito, no? Pero para sa akin. Medyo nagsawa na din ako dun sa lever guard, eh. Kaya pinalitan ko. Okay, ako lang ulit na gamit si Beat, no? Sa vlog. Ako lang napakita sa inyo. Tagal na. Yung turning radius niya, hindi man tumatama siya, no? Malayo. Praso. Sakto lang. Sila tama sa legs. Ganda, no? Ikaw, mapapagas ako eh, wag na. 3 bar pa eh. Yeah, next time ko na pakita si Click, no? Paglabas ko ulit. Ah, para pinakita ko lang sa inyo itong kay Beat. Para may idea kayo sa itsura niya pag gamit ko. Ito pala, Beat Street na to, converted. Naked handlebar. So, pwede rin naman sa stock eh. Nakahaba ng konti yung ano niya. Yung manibela niya. Rin si Beat, oh. Naka 100 pa rin, oh. 100. Yan, oh. Dami kong dalang ano, eh. Mga delata, pakay sa pusa. Pagay ng pusa. O, siglik naman pakita ko sa inyo. Okay na tong kay Beat. Yan, oh. Sakto. Alright, what's up? Yeah, si Click naman ang pakita ko sa inyo. Yan na yung bar and sneak Click. Ano, saktong-sakto. Lagpas siya ng konti sa, ano, sa side mirrors natin, pero maganda siya. Para sa akin, ha. Kasi gusto ko ito kasi dun sa lever guard. Yung isa bagay naman kay Beat, eh, kasi mas maliit si Beat, no? Okay, Click, mas gusto ko itong mahaba. Ito na nagagamitin ko. Yan, napalitan ko na rin ng mga bolts yung ano, kay Honda Beat, yung maiksi, ha? Tsaka ito, napalitan ko na ng isang mahaba. Ito, nasa kanan, nakahanap ako. Allen din. Tapos sinagyan ko na siya ng tread locker. Yan, yung ano lang, medium strength lang, kulay blue. Para pwede pa rin tanggalin. Pagka yung permanent kasi yung pula. Mayroon matanggal, pwede maputol yung ano, mga bolt. Pagka yan ang nilagay nyo. Ayan, okay na yan. So, yung handling niya, same pa rin naman. Pero kung siguro kung i-compare ko to sa kung stock yung nakalagay, mas well balanced to kasi mas mabigat, eh. Pati yung isa natin, mabigat din yun, eh. Kita nyo naman, nung tinimbang natin, 100 grams lang yung ano, stock ng Click at Beat. O yung isa natin, yung Mowok, sa 200, ito 250 grams. Na mas mabigat to, mas maganda yung balance nya. Yan, medyo nakabawas din yun ng vibration, eh. Pero kung babawasan man, minimal lang, hindi mo na gaanong ramdam. Siguro mas naramdam mo yun kung ano, kung big bike ang motor mo, kasi pag mas malakas ang makina mo, mas malakas ang vibration ng makina na pwedeng pumunta sa manibela, no? Yung, at a certain RPM yun, maramdaman mo. Pero ito wala namang vibration, eh, kahit nung stock, kahit nung daddy pa, stock manibela. Ito, kaya nilagyan ko nito kasi nga, mas mahaba ito, eh, itong handlebar na to. So,
ang tendency pag mas mahaba yung handlebar mo, parang may antena na mahaba na kumapaypay na gano'n na pwedeng mag-vibrate. Na kaya maganda kung mabigat yung bar ends niya para mas stabilize yung vibration. Yeah. Okay na okay, no? Papunta ako ngayon kaila, ano, kaila Mike, kaila M3 Moto. Papagawa ko yung mga kable ko eh, tsaka yung mga microphone ko. Yeah, gagamitin ko dito sa bagong setup na ano, yung sa 360. Dual mic, para maririnig si OBR, no? Segway ko lang yun. Andito tayo ngayon sa may Mega Dike. Dito na ako dumaan para medyo matrapi kasi dun eh, sa San Fernando. Dito kasi pwede ako lumusot dito sa gitna, tapos dire-diretso na kailang mic yun, padiretso sa may kabilang side. Okay na okay siya yung stability niya. Na-try natin bilisan. Sa baka medyo maingay itong mic na to eh. Puro wind noise. Tatratin natin. Konti lang. Mga testing lang natin. Pero so far na nagagamit ko, wala naman halos nagbago. Kahit mas mabigat yung ano, yung dati. Yung lever guards mas mabigat, di ba? Sa 300. Same pa rin, wala naman nagbago. Wala, hindi naman nagkaroon ng vibration sa kahit anong speed, kahit mabagal, kahit mabilis. Yan. Okay na okay. So sulit yung ano, bili natin dito sa Barents. Tsaka maporma siya. Ganda, gusto ko rin talaga ganito eh, mahaba. Para hindi alanganin sa side mirror. Kasi sa custom side mirror natin, mahaba siya eh. Ayoko kasing itaas. Hindi ko trip yung itsura niya sa camera. Point of view ba? Gusto ko naka-flat na ganyan. Hindi naman sumasabit yung kamay ko. Okay lang. Ito, may nilipat ko na nga ito ng ano, kabitan eh. Kung nandito yan, mas ma... ano pa yan? Pero pwede mong piitin to. Pero ako, gusto ko ganyan para aesthetically pleasing yung itsura. Travel ako dito, mahaba. Ayan. Para balance eh. Ayun, okay na okay. Karatratin natin. Saglit lang, mano yata dito, marami. Ayun! Bagong asfalto to eh. Hirap robot-rat pala. Baka mga out of balance tayo. Yung mga palubog eh, hindi pa tapos eh. Yan ah, Barents. Ayos, YCF. Mahaba siya. Hanggang may palubog din to eh. Treno tayo. O hindi, sa kabila lang. Abakado sa dugsungan. Labi tayong lumigo eh, pakaliwa. Ligo tayo pakaliwa, tapos diretso yung alamike. Ganda ng panahon ngayon ah. Mga nakaraan, nag-uulan, no? Kaya ako ngayon sa Manila, ako nag-uulan ba? Pero dito, wala na eh. Hindi nag-uulan. Birayan natin to. Mababaw lang. Ganda pag asfalto yung kalsada, no? Mega Dike. Pag dinaretso mo to, ano to eh, San Fernando na rin yung labas mo. Yung pakanaan pa Batahan. May daan doon pa Batahan. Pakaliwa San Fernando. Mega Dike. Ganda mag top speed dito, no? So minsan madami sa sakyan eh, tsaka delikado rito pag ano, baka may mga tumawid na aso. Minsan may mga aso dyan eh, may mga bayang kasi yung ibang sides dito sa gilid. Si Reed lagi dito nagta-top speed eh, no? Pag nagre-review na ba to? Favorite niya din, malapit na yung kanila dito eh, dito siya nagta-top speed. Lagay ko yung mga link sa description, ano. Kaya nga pala, merong ano yan, iba ibang klase. Yung dalawang shop na nabilang ko, may iba-ibang, pang iba-ibang motor. Ewan ko kung alin yung sukat talaga. Ewan ko, may pang Honda. Pero may nakita ko dun sa shop ng Mowo ko eh. Honda CBR, iba lang yung korte. So ewan ko lang kung yung tama yung size ng ano niya, kung 8mm. So kasi 10mm to eh. 10mm yung bolt. Nilagyan natin kaya maluwag. Kaya nagpalit pa ako ng 8mm na bolt.
sarap. Ayan, iligo na tayo pala. So, check nyo na lang sa shop. Noong ano, lagay ko yung link para yung mga binila ko parehas. Itong iClick tsaka yung kay Beat. Ano. Kaliligo na tayo dito sa kaliwa. Ayan, gitna na to ng Mega Dike eh. Dito ko natapusin yung vlog, no? Alright mga bro, ride safe!